nakikita niyo pa yung wallpaper ko. Siyempre, the one and only. Pag through social media naman, makakapag-update ako sa inyo or kami, pag magkasama kami in Bal. Love you. Happy na tayo mag-first month. Yes! So, ayun. Love you, Bal. I am back with another vlog, and for today's video, kasi dumb vlog lang ito, pero gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ba yung 10 things or 10 essential things sa akin na I can't live without. Kung baga, sa araw-araw, yun yung talagang kailangan ko na bagay na dala ko siya lagi, na hindi pwedeng aalis ako, na maiiwan yung isa, kasi pag naiiwan yung isa, nakaka-frustrate yun. At alam niyo ako, kasi ako, pag meron akong bagay na kunwari, hindi ko nadala, tapos wala siya sa akin, hindi ko hawak. Na ano ako, napafrustrate ako, tapos naiisip ko na parang yun, hindi ako mapakali. Parang yung mga taong may pagka-OC, di ba? Kunwari, hindi pantay yung isang bagay. Tapos, pag hindi nakapantay, hindi sila mapakali. Gusto nila laging nakapantay yun. Or naka-organize yung mga bagay. So, ganun din ako. Pag mayroon akong gamit na hindi ko dala or hindi ko hawak, napafrustrate ako kasi feeling ko parang kulang ako. Ganun. So, anyway, masyado na ako dumadada. Simulan na natin to. 10 essential things I can't live without. So, let's go. Okay, so yung pinakauna sa akin is ang aking shoes. So, ang unang item na I can't live without is yung shoes ko. So, ito, Adidas Ultra Boost pa siya. Sobrang comfy kasi nito. As in, pag suot mo to, para ka lang naka-medyas. Hanggaan, hindi sumasakit yung paa ko pag suot ko to kahit magdamag or buong araw ako maglakad. Hindi ako sasaktan ng paa. Hindi ako napaprostrate na parang baka mamaya kailangan tanggalin ko siya. Kasi ito, pag sinuot ko siya, hindi ko na nga siya kailangan minsan itali eh. Tinatali ko siya minsan, pero usually, ano lang siya, ginagawa kong slip-on. Kasi, tingnan nyo, pag sinuot siya, ano siya, snug fit. Tapos, yung tali niya, ganyan, ito yung sintas niya. Nakaganyan lang, tapos hindi mo mararamdaman na parang nasi-slip off siya pag nilalakad ka. Kasi nakayakap siya ng mabuti talaga din sa paa mo. Ayun, ayun nga, itong shoes kasi, ano kasi ako, pagdating sa damitan or pagdating sa forma ko, talagang maarte ako. Kasi, kumbaga parang babae, ganun, na parang, itatry ko muna yung damit ko, tapos pag hindi ko nagustuhan, magpapalit ako ng papalit, na magpapalit ng papalit. Hanggang sa magustuhan ko yung, ano ko, yung suot ko. Pero itong shoes kasi, ito talaga yung, kumbaga ito lang yung bisyo ko. Ito lang yung kinokollect ko. May ilig kasi ako sa sapatos, and ito talaga yung isa sa favorite kong shoes kasi nga sarap yung sapa. Tapos yung kulay niya, na-attract kasi ako sa mga kulay na yung maliwanag, gano'n. Yung nakakaano sa mata. Yung kahit nakakairita sa mata ng iba, pero para sa akin, gusto ko yung kulay kasi nagsistand out. Yun yung pinaka-gusto ko, yung nagsistand out yung kulay, yung itsura. So yun, number one sa ano ko is itong shoes ko. Okay, so yung sunod naman sa list ko is yung aking Crocs. So ngayon kasi, kung dati talagang maarte ako sa pag ano sa pagdamit-damit or sa mga suit-suit ko, napaka-arte ko. Ngayon, shorts na lang, tapos t-shirt na loose, tapos minsan hindi na ako nag-aayos ng buhok. Kasi, alam niyo yun, tinatamad na rin ako yung araw-araw, ibabrush ako yung buhok ko, or nag-aayos ako ng maayos na maayos. Kaya ginagawa ko, gagawin ko, mag-shorts na lang ako, tapos ito talaga, as in, kahit saan binabagay ko siya, itong Crocs ko. Napakasarap niya sa paa. Tapos, never pa ako naka-experience na naka-Crocs ako tapos sumakit yung paa ko. Or ito, yung Crocs na to. Solid to. Ito lagi ko itong dala. Anywhere I go, minsan nga ito na lang yung suot ko kahit saan ako pumupunta. Crocs. Try nyo. Promise, hindi kayo masisisi para sa Crocs. Yung Crocs and yung shoes. Next, syempre yung vanity kit ko. Itong vanity kit ko, meron pa siyang ERG. So, ayun yung pangalan ko. Alam nyo naman, Epic Rosalind ko. Ayan, ERG. Bigay ko sa akin ng pinsan ng daddy ko. Gift nila sa akin nung Pasko. Siguro 2 years ago or last year. Last year lang ako. Siyempre, alam nyo naman tayo mga tao. Siyempre, kailangan natin yung mga pang-ayos natin sa sarili natin. Parang hindi tayo mga dugyutin, hindi tayo mga madumi. So, andito lahat yung shampoo ko, yung sabon ko, yung toothpaste ko, syempre, ito, toothpaste ko. Ito nga aking toothbrush. May tissue rin dito. Tapos, nilabas ko lang kasi, nandun yung aking wax. Pero, usually dito rin nakalagay yung wax ko. Lahat, as in, dito nakalagay. Yung pabango ko kasi, dun siya nakalagay sa body bag ko. Dun ko siya nilalagay para, alam nyo yun, may makakapag-retouch tayo na, you know, if ever nasa labas tayo or kamayon man tayo pupunta. Hindi natin kailangan na, ito pa yung dala-dala natin na, pagbababa tayo ng kotse or what, di ba? So, andun na siya sa body bag ko kasi yun yung tulagi pag lumalabas. Number 3 sa list ko is this one, my vanity kit. Kita nyo naman.
Next is my Beats headphones. So itong headphones na to, binili ko siya sa Mac Store dito sa may Alabang. And ang tagal-tagal ko nang gusto magka-Beats talaga. Sobrang asin dating-dati pa. Dati nagkaroon ako ng Beats, pero yung lumang studio. As in, ang tagal nun pag-graduate ko pala ng grade 6, yun yung sabi ko gusto ko nun. Pero ngayon, since hindi ko na kailangan humingi ng kahit sa parents ko or what, kasi I have my own money. So, ito yung isa sa pinakauna kong binili nung umu-okay-okay na tayo. As an individual sa ating mga gastusin. Ayun, ito yung binili ko talaga, Beats siya, na limited edition, yung color niya. Ito yung parang gray and gold. So ayan siya. Lagi ko itong dala kahit saan, promise. Ito, yung i-shoot sa kotse, pag nakikinig ako music, kunwari bumabiyahe, nasa bahay naman, or kung kunwari nasa labas ako. Basta hindi ko kayang umalis na wala akong dalang headphones kasi usually nakikinig talaga ako ng music. And gusto ko lagi ako merong pinapakinggan, lalo na yung mga pampa-hype up music ko, yung mga pampa-hype up song. Kasi syempre gusto ko pag sinastart yung day ko, parang boy na boy ako and nasa mood ako palagi para alam nyo yun, kunwari mag-workout lang. Kahit nga nag-workout ako, suot ko ito eh. Yung headphones ko, ito sobrang full siya sa akin. Lagi siya naka-charge syempre, hindi pwedeng wala siyang charge kasi syempre, ano siya, wireless. Pero pag may wire, ang nangyayari kasi dito, pag may wire, saksak mo yung wire, mag-on siya, pero nalulobat din siya, hindi siya yung parang, pag sinaksak mo yung wire, hindi siya malulobat. Diba usually yung mga lumang headphones ka lang. So yun, kung gusto nyo, grab nyo na ngayon, punta kayo sa Mac Store, meron doon. May iba't ibang color. Next is my pants. So syempre, pants ko. I always wear the black pants. Yun talaga yung makikita nyo sa akin palagi, yung black pants ko. Kasi, terno mo kahit saan, kahit anong suot mo, masiterno mo siya. Yung black pants. Kasi, syempre, black lang siya. Tapos, kunwari, ano, suot mo top, ibang kulay, okay lang. Yung shoes mo, okay lang. This is what I wear all the time, yung black pants ko. So, usually, makikita nyo sa pictures ko, naka-black pants. So, kung nyo, naka-black pants, naka-shorts ako. Kasi yun lang yung cycle ko, lagi ako naka-black pants. Dati talaga, lagi ako naka-black pants. Kasi everywhere I go, black pants, lalo na. Tapos fitted pa yung pants ko kasi nga yung gusto ko. So, ayun, number 5th on my list is, presenter is this one, yung aking black pants. So I can't live without my black pants. Aww. Ito talaga, alam nyo to. Hindi pwedeng wala akong puting medyas. Kasi, alam nyo naman, I always wear my white socks. Actually, ito nga yung mga bagay na alam nyo tungkol sa akin, na parang ito yung lagi ko suot. As in, pag yung white socks, naiisip nyo ako ganun. Or, naiisip nyo ba ako? Hindi, pero yung mga nanonood sa akin kasi, yung mga kayo, mga supporters, talaga naiisip nyo yung white socks is yun talaga yung lagi ko sinusuot. And totoo naman, lagi ko sinusuot kasi yung black pants ko, fit siya. Tapos medyo mabibitin siya para makikita nyo lagi yung white socks ko. Pag essential to sa akin. Ito yung favorite kong brand, Exped Charcoal na white socks. Kasi ang kapal niya, tapos maganda siyang tignan. At yung comfy yung suot niya. Tapos makapal siya, hindi yung parang yung white socks na manipis or what. So, try nyo, tingnan nyo. Punta kayo, nabili ko lang to sa department store, Exped Charcoal. Next is my shorts. So, ayun sabi ko nga, pag hindi ako naka-pants, naka-shorts ako. Lagi lang ako naka-shorts kasi easy to wear. So, mabilisan lang siya. Pag gusto ko lumabas, madali lang. Put on lang ako ng solid na oversized t-shirt. Tapos pop ko yung shorts ko, tapos yung socks ko, and I'm good to go. Diretso na ako, you know, kahit saan pupunta, kung saan ko man gusto pumunta. Kung aalis kami ni Bal. Kaya nga si Bal ngayon ay naka-chinelas na lang siya or naka-suit siya ng shorts, t-shirt. Ganoon na lang kami ngayon kasi nga, since hindi naman din tayo makalabas talaga na kung saan tayo pumunta. Pero what I'm saying is, kahit naman lumalabas tayo, yung comfort is the number one priority ngayon. Hindi na yung style or what, talagang comfort na lang. So, ayun. Shorts, crocs, t-shirt, good to go na kayo. Siyempre, feeling ko talaga para ako nakahubad pag wala sa akin yung aking accessories or jewelry. Ito, mga necklace ko. Yan, tapos yung, siyempre yung aking bracelet, gold bracelet. Yun, gaya na suot ko ngayon. Blinged out tayo ngayon. So, naka-Cuban chain tayo. Parang feeling ko, ano ako, mala Travis Scott. Justin Bieber nga, naka-Cuban chain din eh. Pero feeling ko para akong rapper na. Ano yun? Yo, brand new Lamborghini, the cup car. Yo, parang ganun yung feeling ko. So, hindi talaga ako makakalis pag wala akong accessories or jewelry. Kasi feeling ko, para akong nakahubad. Kasi yung mga tao na nagre-relos, tapos feeling nila nakahubad sila pag hindi sila nakarelos. Ganun yung feeling din. Pag hindi ko suot yung jewelry ko, ganun talaga yung pakiramdam. Parang nakahubad na. Parang may kulang sa akin. Ganun yung pakiramdam. Jewelry,
priority and essential yan para. Next is my wallet. Siyempre, itong wallet na to, Lacoste. Bigay sa akin ito ng daddy ko. Lacoste siya na wallet. Color black lang siya. Na maliit. Kasi gusto ko yung maliit na wallet. Ayoko ng bulky na or yung mahaba na wallet. Ayoko ng ganun. Gusto ko yung ganito lang yung maliit lang. Siyempre, essential to kasi dito yung ating tik-tik-tik. Nandito yung ating card. Nandito yung ID. Siyempre, pera. Lalagyan natin ng pera. So, ito talaga hindi pwedeng umalis ng bahay na wala ito. Kasi syempre, paano pag alam niyo, may emergency or may bibilin ka or paano yung gastusin mo pag nasa labas ka. So, kailangan daladala natin. Daladala ko ito palagi. This is very, very, very important. Sa top talaga ito ng listahan ko na 10 things I can't do less. And last but not the least is my cellphone. So, napaka-importante sa akin ang cellphone. So, at yan, makikita niyo pa yung wallpaper ko. Syempre, ano ka rin only. Ayan, ito yung communication key natin. So, kahit nasan tayo, tawag ka lang, text, or pag through social media naman, makakapag-update ako sa inyo, or kami, pag magkasama kami ng bal, or kung ano man yung ginagawa ko. Ito, yung way ko para ma-update kayo, or matawagan yung parents ko, yung si bal, syempre, pero usually magkasama lang kami ni bal. So, ito, this is the way, this is the key, at ito na rin kasi yung ginagamit ko pang vlog ngayon, yung phone ko. Kasi handy siya, kahit saan ko siya dalhin, yun na. Tapos ilagay ko na sa Google Drive yung video para ma-edit. That's it, diretso na lang tayo. So, ayun, this is the last sa akin essential. And I'm sure lahat naman ng tao, kailangan yung phone nila or gustong-gusto, dalhin lagi yung phone nila. Anyway, that is it for this vlog mga Choy. I hope you did like this video. And meron pa kayong nalaman or natutunan tungkol sa akin, yung mga essentials na importante sa akin at hindi ko kayang wala sa akin. Ito na yun. If you did like this video, hit the like button. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Hit the bell button para ma-notify kayo kung meron pa akong bagong vlog. And please don't forget to follow me on all my social media accounts. Instagram, Twitter. Siyempre si Bali din, di ba? Huwag mong kakalimutan. Lagi kong sinasabi, if you believe in dream, the dream turns into reality. Thank you palagi mga Choy. On to the next one. Wayakapin, mabit ka sa akin. Habang tibok ng puso'y isa. Mahal kita. Sa walang hanggan. Hadlangan, Manila. Tayo, dalawa. Ayun, gusto ko lang pala idagdag na bal. I miss you. And yeah, I love you. I'll see you. Happy na tayo mag first month, so yes! So, ayan. Love you, bal. Habang hawak kang palad ng isa't isa sa anumang digmaan sabay na